nag-aaway rin niya. Ano ang madalas mong pagawa? Siguro nag-aaway kami pag hindi kami nakikita. Sino ang nagagalit pag hindi kayo nakikita? Siya ba o ikaw? Parang parehas kami. Kasi minsan, mga times na sobrang busy niya, tapos may times na magiging busy ako. So may time talaga na hindi nagtatagpo yung schedule namin. Lalo na last year, sa trabaho niya. And then, may mga times na pag-iisip siya, hindi naman ako libre. So pag hindi kami nakikita, talaga nagkakaisip na ako. Pero sa mga ganung bagay lang naman, wala naman yun. Just like before. Yeah, one year na kayong together. Fish nilang orderin natin, huwag na yung steak. Okay lang naman kasi sa akin. Kasi siya, ang nangyayari, kunyari first time niya dun sa isang restaurant, gusto niyang tikman lahat. Ang akin, sayang kung mag-order pa ako. Ang daming matitira. Ay, ayoko nung may natitira eh. So sabihin ko sa kanya, so, parang, lahat. Kasi, parang ganun na nga, kasi nag-US kami, sobrang tumaba ako pag-uwi. Pero ang ano lang dun, Mr. Bong, kasi pag nag-order ako, tapos may sasabihin niya, Han, parang meron siya lagi sabihin na, Han, parang mas masarap to. So sasabihin ko sa kanya palagi, Han, piliin mo na lang kung ano yung gusto mong orderin, kakainin na lang natin, hindi na ako mag-order. Para hindi sayang yung food ka ko. Ano ba ang favorite food ni Bea? Mahilig siya sa Japanese food. Ayun yung ano namin palagi. Pag nag-date kami, gusto namin kumain ng Japanese food. Actually, nagsimula kami sa Japan, dami namin kinain din sa Japan na ayun nga, yung mga sushi, sashimi, mga ganun. So I think yung favorite namin together or alone din niya is Japanese food. Natanong mo din kanina, Mr. Bong. Ako din, Japanese food din hilig ko. Japanese food din ako. Mahilig ako sa Japanese food. So magkasundo kayo doon. So ibig sabihin, kahit madami kami orderin, iba-ibang putahe, okay lang kasi kakainin mo rin yun. Kakainin ko din naman yung tira niya.
Tapos natanong mo kanina kung maano ba siya sa hotel, sa mga ano. Actually, nakakatawa nga eh. Nung nasa Japan ako, nagpunta kami ng Japan noong 2019. May sarili silang hotel ni Nina, may sarili na akong hotel. Di ba sa Japan, hindi naman ganun kalalaki yung mga kwarto. So nung nasa Manila na kami, parang sabi niya, Han, excited ako bumalik ng Japan. Siguro itong year na to, or last year, 2021. Excited siya bumalik ng hotel kasi pag nag-hotel kami, isang room na lang kami. Tapos, di ba yung mga room doon, maliliit lang. So, nagsasabi sa akin, Han, ang size siguro na kung liit lang nung kwarto natin tapos magkasama tayo doon. So, hindi man siya pihigan sa kwarto kung 5-star ba o hindi. Basta, malinis at komportable yung kama, okay na siya. Okay noon pala. Ayun yung maganda eh, yung hindi picky, kung saan ka masaya, masaya rin ka. Yun yung ano eh, yun yung yun naman yung mga bagay na importante. Pag nag-bonding, yes. Oo. So ngayon, so nag-Japan na kayo, nag-US na kayo. Ano pa mga bansa ang napuntahan nyo together? Actually, yung first official trip namin together, yung US, na actually yung tagal namin magsama, parang 26, 28 days. So, doon kami mas nagkakilanlan. Kahit na matagal na kami magkasama, pero nung trip namin last year, mas nakilala ko siya. As Bea, kung paano siya. Ganun din siya sa akin. And then, siyempre, pag uwi namin ng Pilipinas, meron pa ulit na 10 days na quarantine together. Tapos magkasama lang sa isang hotel. Talagang magkakasubukan kayong dalawa. Okay. So, yung 28 days nyo together in the States, anong na-discover mo na bago sa kanya? Si Bea kasi ano eh medyo matagal siyang magano mag-BS. So ako kasi kunyari may kikitain kaming kaibigan na nasa taga US din. Ayoko kasing nalilate. Ayoko nung kunyari may usapan kami nung kaibigan namin ng 7 PM. Gusto ko lang doon na kami ng mga quarter to 7. Eh si Bea minsan kahit nasabihin ko sa kanya, Han, mag-ice ka na. Tapos lagi siyang nalilate pa rin. So, ayun yung mga times na nainis ako sa kanya sa US. Kasi, Han, ayoko nga nalilate tayo. Nakakahiya din sa mga kikitain natin. Kung kaming dalawa lang, okay lang. No. Matagal siya dahil matagal ba siya maligo o dahil matagal siya mag-makeup o matagal siya mag-bihis? Bakit siya tumatagal? All of the above. All of the above. Maligo, matagal mag-bihis, matagal mag-makeup. Okay. Ayun. So, ano ang pinaka-memorable na para sa inyong dalawa? Yung memorable day or memorable na ginawa nyo? Sa US trip or no. Dito? Ito yung sa inyong ano, pagsasama. Memorable ba dito? Yung something na lagi mong i-go back to tapos doon yun yung ano. Sa akin, ang memorable kasi sa akin yung Japan talaga eh. Kasi doon ko nakita, tapos doon ko siya tinitignan. Parang sa akin nandun yung kaba nung time na yon. May, shit, Bea Alonzo kasama ko. May papupuntahan ba to? Alam mo yun, yung parang hindi, basta, ayun eh. Para sa akin yung Japan trip namin 2019. Kailan mo nalaman na may gusto din siya sa'yo? O kaya may pag-asa ka? May pag-asa ako. Nung Japan trip namin, siyempre, pag magkasama kami, pag tinitignan ko sa, tinitignan ko rin sa kung paano niya rin ako tignan. Tapos, ginagawa ko, every time na magkasama kami, tapos maghihiwalay na kami ng papupuntahan, kasi ganyan tapos na yung araw, tatawagan ako agad yung best friend ko. Tapos tatangin ko siya, sabi ko, tinitignan niya ako sa labi eh. Pag magkausap kami, hindi ko alam kung gusto niya akong halikan o hindi. So, so ano kaya yun? So, alam mo yung ganun? So, sa akin, yung pinaka-memorable talaga is yung Japan. Kasi doon ako yung
nalaman ko din na hanggang pag-uwi ko, iniisip ko na gusto kaya niya ako? Parang may pag-asa kaya akong sagutin ito o manligaw ako sa kanya. So nalaman ko din naman yon nung pag-uwi namin. Magka-message kami, magkausap kami sa phone, tapos nagkakamustahan. Tapos that time, di ba, nung 2019, nagpunta tayo ng US. Nakakausap ko pa rin siya sa phone. Nakikita mo naman din na kausap ko siya. Tapos nung nanakawan ako sa San Francisco, nakita ako nag-aalala siya na anong nangyari. So okay. So nung Japan trip mo, yo, that was the time na siguro naisip mo, uy, may pag-asa ako dito. Pero kailan mo siya niligawan? Actually, wala namang talagang date or ano, talagang parang dating namin yung pagsasama lang namin. Kaya nga, after more than a year, bago kami nagkaroon ng official eh. Basta masabing official kami nung last year lang. Pero yung linigawan sa, I think, nung hanggang nagsimula kaming lumabas nung Japan, dire-diretso, hindi naman nawala yung communication namin together. Tapos wala rin namang, walang, parang, hindi ko naman siya officially linigawan eh. Kumbaga, paano hindi mo official liniligawan? Ano, basta nagde-date lang kayo, lumalabas. Nagde-date kami, magkasama lang kami, lumalabas. Pakiramdaman. Then the next thing you know, kayo dalawa lang. Ganun ba yun? Oo, naging komportable kami together. So, tas wala, hindi ko naman sinabi na, hindi ko rin naman sa tinanong na, nung time na yun, nung after a year na, tayo na ba? Parang ganun. Pero so, nangyari sabi ko kunyari, nangyari na lang. Oo, naging given na. Okay, so ano yung kinoconsider nyo anniversary nyo? Kung wala naman proposal na lang yan. At ano na lang eh, yung parang na-develop na lang yung relationship, tapos naging kayong dalawa yes. na. So, kailan nyo sinaselebrate yung anniversary nyo? Yung, ayun na, yung officially 28. January 28, 2021. Pero sa akin, parang yung tumatak na lang na feeling ko parang siguro may pag-asa or baka magkaroon ng something kami together. Hindi, ayoko sabihin yung date. Special sa akin yun. Secret pala yung date, date na yun. Secret ha? Oo, special date. Oo. Bakit special sa'yo? Dahil ba iniisip mo yun yung date, iba yung iniisip ni Bea o baka malaman ng iba? Si Bea kasi may sarili din sa na date na feeling magkaiba na, kayo, magkaiba kayo. Yung, magkaiba kami. Kasi hindi niya alam na yun yung date ko eh. Tapos nalaman na lang niya na, han, ito yung date ko for you. Ito yung date natin. Ito yung anniversary natin sa akin. Tapos tinanong ko siya, iba rin yung kanya. So parang tatlo yung anniversary namin sa isang taon. So, ano yung pinagkasunduan yung date? Nagkasundo ba kayo secret. O kanya-kanya kayo? Siyempre, kanya-kanya kami. Magbibigay ka ng regalo eh, di ba? I think sarili-sarili kami ng date. May date siya, may date ako. Tapos isang official. Doon kami nagkakasundo sa one day doon na yun. Doon sa January 28. Mm-hmm. So yun yung official date, January 28. Yes. Bakit naging official date yung January 28? Since magkaiba yung iniisip nyo, bakit kayo nagkasundo sa January 28? Ano yun eh? Nasa condo kami. Condo ko. Tapos, nagdala ako ng flowers. Bumili ako ng flowers sa Dangwa. And then, di ko matandaan kung paano yung naging official eh. Pero, plinano ko na para matapos yung iniisip ng ibang tao na kung kayo ba o hindi or kung ano ba talagang official date natin in yung yun nga nung January 28 hindi ko alam na magiging official namin yon pero that time bumili ako ng flowers tapos nagkaroon kami ng isang parang usapan together. Tapos parang
Eh, hindi mo pa nga ako tinatanong, eh, parang ganun. Hindi ko pa tinatanong sa kanya na kung kami ba o hindi. Kung kayo na ba. Tapos, oo, parang ganun. So, nung tinanong sa, ano ba, tayo na ba? Okay. Di, eto ano na, sagot niya sa'yo? Parang ganun. Ano sagot niya sa'yo? Umagris ha. Kaya naging iyon yung official namin, 28. January 28. Sino mas siloso, ikaw o si Bea? I think parehas kaming seloso. Ako seloso ako sa trabaho niya.